Maat ng Anak at ng Espiritu Santo, ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Espiritu Santo, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesu Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesu Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Cura Paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoon dinggin ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta, hipan ng trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtin naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya, tayo pong lahat. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga'y ipadama ang pag-ibig mo't magpaggiliw, at sa aming buong buhay, may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan
kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw. Siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nawa po ay ligtas ang lahat. Dahil dito po sa Manila o sa ibang bahagi pa ng Pilipinas ay magdamag ng umuulan. So at least ulan lang. Ang kalaban lang natin ay baha, no? At wala pang masyadong malakas na hangin dahil sa bagyong Goring. Ganun pa man, atin pong pakinggan ang mensahe ng atin pong ebanghelyo sa araw na ito. Ngayon ang kinakausap na ni Jesus ay ang kanya mismo mga alagad. Nitong mga nakalipas na araw, kinumpronta niya ang mga Pariseo, mga Eskriba sa mga mapagpaimbabaw o pakitang taong mga gawain, mga kumbaga pawang pahirap sa tao ang kanila pong isinasabuhay. Sila na pinagkatiwalaan ng isang katungkulan, no, pamamahala sa templo o sa sinagoga ay kanya talagang nire-reject, no, o kinikundina ang mga gawaing pakitang tao lamang. Ngayon mismo, no, sabi nga dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, laging magbantay, laging maging handa. May nakakakita man o wala, pero wala tayong maitatago sa Diyos. Nakikita ka man o hindi ng tao, gawin kung ano ang nararapat. Hindi natin alam ang oras kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero sabi din, no, yung mga taong tapat at matalinong alipin, yun ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Tapat at matalinong alipin. Sabihin nyo nga po, tapat. Ulit, tapat. Balibaliktarin mo man ang taong tapat, tapat pa rin yan. Kahit ang salitang tapat, anumang spelling, baliktarin mo man yan, tapat pa rin yan. Sige, spell natin ang tapat. T-A-P-A-T, tapat. Pag binaliktad mo, tapat pa rin yan. So ito yung isang katangian na dapat hindi mawala sa atin. Marami kasing matalino, pero hindi tapat.
pero ang hinihiling maging tapat at matalino. Meron po tayo dito mga mula sa barangay 273 at sila po ay hihiling ng panalangin na nawa ipagkaloob ng Panginoon sa kanilang pagpunta sa Comelec para mag-file ng kanila pong paghahangad na magpatuloy pa sa kanilang paglilingkod. Marahil maganda mapagnilayan po itong mensaheng ito na binibigay ni Jesus. Karapat-dapat pa ba na pagkatiwalaan kayo ng inyong hinihiling, ng inyong katungkulan? Kasi lahat naman tayo, mapa sa simbahan o mapa sa gobyerno o barangay, lahat ay tinatawag na maglingkod ng tapat. Maganda mag-self-evaluation. Naging tapat ba ako sa aking panunungkulan? Pabalikan natin yung panahon na inihiling natin sa tao na pagkatiwalaan tayo na maging sa pagsasaayos, sa barangay, sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa barangay. Ang tanong ay, kaya ko pa bang maging tapat? Kaya pa ba natin maging tapat? Kasi talagang anumang hirap ng paghahangad natin na maging tapat, mayroong laging struggle. Meron laging hirap na kalaban natin kasi demonyo. Ayaw ng demonyo na maging tapat. Kasi yung mga taong hindi naging tapat, ang ahantungan niyan, impyerno. Diba sabi sa huling bahagi, yung mga taong hindi naglingkod ng tapat, parurusahan. Pagdating ng Panginoon at sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang ngipin. Saan ba mangyayari yun? Sa impyerno. Pero yung mga naging tapat at matalinong alipin, pagdating ng Panginoon, yun, sa langit ang punta. Sana po, Pag-isipan natin ng mabuti, pagdasalan natin ng mabuti. Kung kaya pa ba natin o nabigo tayo sa pagiging matapat natin. At kung nabigo man tayo, handa naman po ang Panginoon na laging magbigay ng isa pang pagkakataon para mapatunayan natin ang katapatan sa mga responsibilidad na iniaatang sa atin. Amen? Sa Ebanghelyo, inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa na pagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumaon naway matagpuan handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal nang hinaharing makita ng hayagan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Ang imig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Mark Lester at Soledad na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga pupunta po ng COMELEC para mag-file ng kanila pong kandidatura sa pagiging chairman, kagawad, ari pong pumunta sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas. Kasama na rin po ang sangguniang kabataan.
Ama naming makapangyarihan, hinihiling po namin liwanagan mo ang isip at puso ng mga kapatid namin ito na naghahangad maging barangay chairman, kagawad at sangguniang kabataan. Bigyan mo po sila ng isang pusong hinulma sa puso ng iyong anak na mangangalaga sa aming mga barangay. Ituro mo sa kanila ang pamamaraan ng pagtingin ni Kristo sa mga tao upang mabigyan nila ng boses ang mga mahihirap, mahihina, inaabandona at mga inaapi. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Salamat po at kasama niyo po kami sa panalangin na may pagkalob sa inyo ang inihiling po ninyong mga katungkulan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ingat po sa inyong pag-uwi, malakas pa rin po ang ulan.